Meron tayong isang mangisda, si Ginoong Larry Hugo, ang president ng Pag-asa Island Fisher Folk Association. Magandang umaga po, Mr. Larry. Good morning, kabayan. Opo, ay kamusta ka dyan sa Pag-asa ho? Kayo ba'y nakakapangisda pa ng malaya? Okay lang po. Bali, dito lang po kami sa paikot ng isla namin. Hindi na po kami pinapayagan na lumayo dito sa isla. May nahuhuli ba dyan sa paligid ng isla nyo? Mayroon pa din po. Medyo may isda pa rin sa paikot ng isla. Oh, ay bakit po kayo hindi makalayo? Mayroon pong mga barko ng Chinese po na sa labas ng isla ng Kalayaan, Pag-asa Kalayaan. Oho. Pero kung kayo papayagan, mas maraming isda kayo mahuli doon sa pag makakalayo-layo pa kayo? Ay, opo, kabayan. Maraming isda po sa bahura na pinapaikutan ng barko ng mga Chinese. Oh, marami ho ba yung barkong sinasabi nyo? Marami po sila. Nandoon sila sa may San Barto, San Bartre. Opo. Ay, anong ginagawa nila kapag hinaharas kayo? Binubusin na lang po kami pag inaaras kami doon. Paano po? Binubusinahan lang po kami. Binubusinahan kayo ng barko? Apo. Anong ginagawa ho ninyo pag binubusinahan kayo? Maalis ba kayo? Pumupunta kami sa mga bahaging mababaw para hindi sila makasunod sa amin. Pag mababaw na kasi, hindi masasadya na yung barko nila. Ano po? Apo. Ay parang may pinoste kayo sa Facebook noon na muntik na kayo mamatay ng tangkaing banggain ng inyong bangka. Ganun ba yun? Opo, actually po ako po yun yung nagbayara sa social media na muntik po na bangga ng barko ng tennis. Ayun ang nangyari ho. Matagal-tagal pa po ako bago ako nakapangisda ulit. Medyo nagkatruma po tayo ng mga panahon na yun. Natakot ho kayo. Apo. Oo. Ay, paano ba yan? Kung sa paligid lamang ng isla ng Pag-asa, mga ilang kilometro ang layo na pwede kayo mangisda mula sa dalampasigan ng Pag-asa? Hanggang 5 nautical miles lang po. Ay, malapit lang yun. Apo. Ay, mga anong uri ng isda na uhuli nyo doon pag ganun? Mayroon pa rin naman pong mga tangigi saka tulingan, mga isda bato. So, patuloy pa rin ang harassment sa inyo? Opo, bali hindi pa po kami pinapayagan doon sa mga sandbar na dati naming pinupuntahan kasi marami mga barko doon, baka madisgrace po kami. Ba't sabi ho ng Philippine Navy, Coast Guard, ay wala na raw ang harassment sa mga mangisda? Hindi rin po siya nakakasiguro kasi nandun yung mga barko nila, napakadelikado po sa maliliit na mga bangka kagaya namin. Oho. Mga ilan ho ang mga mamamayan na nakatira dyan sa Pag-asa? Bale, yung mga civilian po ay nasa 300 plus lang po. Lahat ho ba yung mga isda? Hindi naman po lahat. Yung mga isda po ay nasa 42. 42. Ay, yung iba ho, anong ginagawa? Hello? Hello, Larry? Mang Larry? Hello, sir. Anong ginagawa? Hello, palang puputol-putol yung signal. Anong ginagawa ho nung iba, yung mga hindi mangisda, anong ginagawa dyan sa Pag-asa? Bali, mga construction po sila, nag-sideline po sila sa mga building na ginagawa dito. Patuloy pa rin gumagawa ng building dyan ng ating pamahalaan. Po, marami pong mga building na itinatayo po dito, mga istruktura na malalaking building po ito. Ayun, kaya maraming mga construction workers, Apo. Ay kayo ba, Mang Larry, paano napadpad dyan sa Pag-asa? Malayo-layo yung isla yan. Bali, 2009 po, construction din po ako sa panahon pa po ng mga nakarang mayor. Pagkatapos, hindi na kayo umalis? Apo, hindi na po ako umalis. Bali, nagustuhan ko na rin po yung lugar na ito. May pamilya na ho kayo dyan? Bali, single dad po tayo sa dalawang angel po. Single dad sa dalawang angel. Okay. Pag malakas ang panahon, alimbawa may bagyo na dumadaan dyan, ang ginagawa nyo?
Dito lang po kami sa malapit po sa isla kasi marami pa rin naman pong isda na dito sa mga lago ng pag-asa sa looban. Okay. Ay sige, diingat na lang ho kayo, Mang Larry, ano, sa pangaharas ng mga Chinese, ano? Opo, marami pong salamat, kabayan. Okay. Si Ginoong Larry Hugo, presidente ng Pag-asa Island Fisher Folk Association. Mga kabayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo, naka-subscribe ka na ba? Huwag nang magpahuli sa balita araw-araw. Mag-subscribe na sa Teleradio YouTube channel. Araw-araw tayo magbabalitaan.